Magandang hapon mga kabertudes. Ngayon magbabalat po tayo ng niyog para ito sa Friday na gagawing langis. Ito'y nakuha namin sa lupa mismo ng aking kaibigan. Ay swerte po tayo dahil po may nakuha po tayong isang mata. Dahil swerte ay ito po ay gagawin nating langis. Ito po ay ayan. Kung gagawa kayong langis, dapat hanap kayo ng ganito yung tubo ng niyog. Dahil ito, pag may tubo po yan, yung langis niyo po ay marami. Ayan. Ito, wala tayong isang puro may dalawang mata. Ayan, dalawang mata po yan. Ilang balat na tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim, puro may dalawang mata, isang bibig. Anim, pito. Ayan, pitong piraso na ano. Pito. Ayan, pito. Walo. Ayan, walong niyog. Walo pa lang yung binalatan natin na tawag dito na niyog kasi dapat siyam yung gagawin nating langis. Yan, siyam, pito, yan, buki yan. Tingnan natin kung ilang mata. Ayan po, nakikita niyo po ang mata niya, dalawang mata. Ito, pag ganitong kalaki yung ano, yung mga may ugat na, yan po ay napakaraming langis po yan pag mahaba na yung tubo. Ayan, yan po ang gagawin nyo, magpalangis kayo ng may tubo kasi maganda po yan dahil daming langis, dami kayong magawang langis. Ayan po mga kabertudes, walo pa lang pero ito yung pang siyam. Yung pang siyam natin, binalata natin, swerte po tayo. Ayan o, swerte. Ayan yung ano natin o, hindi pa masyado nabalata no. Nakadikit pa rin yung ano natin, nung niyog. Ayan po, swerte po tayo, nakakuha po tayong isang mata, isang bibig. Ayan po, yan po ay swerte po tayo. Kaya ito ang gagawin nating panghalo sa ating langis para magiging epektibo yung ano natin. Epektibo yung langis natin. Napakaganda po yung panghalo. Ayan. Swerte tayo. May isa po tayong niyog na isang mata. Eh maraming salamat sa may-ari nito. Dahil po yan ang nakapunta kami sa kanyang bumalik siya. Ayun yung may-ari, pero ikat muna natin ah. Ikat muna natin 'to. Ayan po siya. Ikat muna natin. Yan lang po mga kabertudes. Bra. Ay. Aray bro, swerte bro. Ano na?